na parang ang normal lang sa sperm niya is parang 1%, 2% lang. So mas bumabak na talaga yung chance ko na magkaroon ng baby. High school pa lang ako, heavy bleeder na ako. Pinaka matagal ko po na menstruation is umaabot ng 20 days. Sa isang buwan. And then after na, di ba, hihinto. So ilang days na lang ako, after 10 days, then next month na naman, 20 days na naman. So parang ang pahinga ko lang is talagang ano na, sobrang akong dugo eh. Tapos yung uterus ko, konti-unti na siyang kinakain. So sinabihan ako, nalaman ko siya 2017. Sinabihan ako na, kasi 27 years old ako ng time na yun. So ngayon, 29. Sabi, kailangan mo nang mag-anak. Lahat na ng treatment po ginawa ko. Lahat. Lahat ng pills. Lahat ng mga pagsasayaw kung saan-saan ginawa ko na, pagdadasal kung saan-saan. Then, my very good friend, Upline Archie and Upline Cherry Lou. Si Upline Archie yung nag-present po dito kanina. Sila yung nag-introduce kasi best friend niya yung asawa ko. So sabi nila, try mo to Fern B tsaka Fern Active. Eh syempre, ako noon, hindi naman sa negang-nega ko. Sabi, ayan na naman, may tatry na naman ako, aasa na naman ako. Pero pinilit nila ako. Sabi, sige na, kahit isang bote lang. Then, nung nagtitake ako, ang unang magandang ginawa sa akin ng Fernby, na regular yung period ko. From 20 days, naging 12 days na lang siya. Irregular pa din, yes. Pero malaking bagay yung 8 days na hindi na ako dinudugo. Na parang nabawasan, 20 days, 12. So sabi ko, parang may something. Di sabi, hindi, dagdagan mo yung dosage. Ala, baka mamaya, ma-overdose naman ako. Hindi, safe yan, ganyan-ganyan. Di, syempre ako, inom lang. Ninom ko noon, 3 sa umaga, 3 sa gabi, na Fern D. Then yung Fern Active din. Yung Fern Active, isa lang. Sa